sabi ng pulis, yun naman anya talaga yung sabi ng mga witnesses doon. So ano naman ang sasabihin ng pulis kung hindi yung sinabi mismo ng mga nakakita? Alam mo naman ninyo, si Raffy Tulpo po, pabida siyempre. sabi dito mga kababayan sa balita ng Politico News, palibhasa lalaki Raffy Tulpo chides cop for gay remark versus Aura Brighella. Siguro alam ninyo na yung kwento nito mga kababayan. Nagwala itong si Aura Brighella. Tapos siyempre sa bar, umingi ng tulong yung mga tao doon kasi may away. Ayun, nakarating kay Raffy Tulpo, napagalitan pa yung pulis. kilala niyo siguro kung sino itong si Aura Brighella. Yung artista po na bading. Alam naman po ninyo ngayon, yung mga bading, protected po ng mga politiko. What? Ganon katindi ngayon. Kasi daw, parang may discrimination na doon sa mga statements na ginawa ng mga pulis. Ganon katindi po ang mga pangyayari ngayon. Senator Raffy Tulpo rebuked the chief of Makati Police for saying that actress Aura Brighella, hindi ko nga maintindihan kung bakit actress yung tawag ninyo, ilalaki naman po itong taong ito. Kailang bading? Pero yun na po yung pauso ngayon ng mga tao. Kasi base mga kababayan sa kwento, kaya nagkagulo doon, pinapahubad daw po nitong si Aura Brighella yung isang lalaki. So doon nagsimula yung gulo, mga kababayan. So sabi rito, on Tulpo's Wanted sa radyo, nakarating sa programa siyempre. May programa si Raffy Tulpo sa television po, saka sa radyo. Makati Police Chief, Police Colonel Edward Cotillog said, the brawl involving Brighella in a group led by a certain Mark Christian Ravana started because of the demand made by the actress after she had a few drinks. Ito ninyo, yung pagtawag sa kanya. Hindi na he, she na po. At yun daw ang tama ngayon. Tama yung sabi sa Bible. Pagdating ng oras anya, yung mga tao wala na sa katinoan. Not anymore in their sound mind. Wala na yung sound mind, yung tamang pag-iisip. Baluktot na po. Pag nagsabi ka ng totoong tawag, pagagalitan ka, discrimination na po yung tawag ngayon. So sabi rito mga kababayan sa balita, nung nasa harap na sila ng establishment bar na yon, ay sinundan sila ng grupo led by Aura. And then, pinagpupunit ang kanilang damit. And then, sinira siya. And then, nahulog. And then, pinagtatadyakan ng ibang kasamahan. Yun po ang nangyari, sabi po ng pulis na si Cotillog. When Tulpo asked what triggered Brighella to become aggressive, Cotillog replied, "Ialam mo naman si Aura is gay. Gusto niyang makita yung magandang katawan." Tulpo, however, disagreed. "Ay hindi, sir. Mali ka dyan, sir. Wag, sir. Huwag ganon. Palibhasa, gay. Gusto makita agad ang katawan ng isang lalaki." Ganon mga kababayan yung naging reaksyon ni ni Raffy Tulpo. So pag ganon kasi mga kababayan na statement, ang ibig sabihin may judgment na agad daw. Parang dinidiscriminate. Kaya sinaway agad mga kababayan ni Raffy Tulpo yung pulis. Sabi ng pulis, yun naman anya talaga yung sabi
ng mga witnesses doon. So ano naman ang sasabihin ng police kung hindi yung sinabi mismo ng mga nakakita? Eh, alam mo naman ninyo, si Raffy Tulpo po, pabida siyempre. Videos posted on social media show the police and bouncers of the bar in Poblacion, Makati, seemingly manhandling Brigela during the altercation and her arrest. Siyempre, nagwawala yung tao, pipigilin siyempre. Tingin mo yun sa video, parang ginugulpi na yung tao. Hindi naman siguro ganon. Pero siyempre, yung mga bouncers, gagamit ng puwersa. Nagwawala yung tao eh. Lasing. Sabi rito, the senator asked how Cotillo knew that Ravana was telling the truth, to which the policeman said his anecdote was based on the complainant's statement. Tolfo said Ravana's statement should not be considered as the absolute truth. The police should have also obtained Brigela's statement about the brawl, sabi po niya. Pero sabi ni Cotillo, yung police, of course, anya, sir, gagawin din natin yon. Ngayon, in response, sabi rito, the senator said it will be the prosecutor who will decide if there's probable cause to depress charges against, or to press charges against Brigela. Of course naman, senator, yung prosecutor, yun ang magdedetermine kung talagang kailangang kasuhan. Pero yung police naman po, yung statement, based naman sa kanilang investigation, siyempre, kaya nakapagsabi yun na kasi anya, gay, yun ang circumstansya dun eh. Kasi yung hindi gay, hindi naman magdidemand sa isang lalaki na magubad ka niya para makita yung katawan ng tao, di ba? Sino naman yung lalaking nasa tamang katinuan po, mga kababayan, na pag nakakita ng macho, papahuba rin sa harap niya. Di ba? So tama naman yung sinabi ng police based doon sa statement na narinig niya galing doon sa mga witnesses. Pero sabi ni Tulpo, kasi paraan niyang dinidiscriminate ninyo. Palibasa, gay, agad-agad magre-request sa matso na magubad. At nung hindi pumayag na magubad ang matso, kakamlutin. Parang discrimination naman yan sa LGBTQ community, sabi ni Tulfo. So, alata na nagpapabida siya, mga kababayan, sa LGBTQ community. Ganun lang naman yon, mga kababayan. So ngayon, itong si Aura Brigela, nasa custody na daw, mga kababayan, ng Makati Police, and facing charges for causing physical injuries, alarm in scandal, direct assault, and disobedience to person in authority. Kasi pati yung mga authorities na rumisponde, idinamay, mga kababayan, sa kanyang pagwawala. Ganon, mga kababayan. Huwag kasi pabida. Di ba? Kasi alatado masyado. Ayan man lang po, mga kababayan, yung mga kwento natin ngayon. Showbiz muna tayo. Baka lang, mga kababayan, gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, full supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.